Hello mga kaibigan, welcome to my channel. At sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube subscribe button watermark. So ano nga ba ang YouTube subscribe button watermark? So ito yung subscribe button sa ating mga videos na kapag i-click ng ating mga viewers ay pwede silang mag-subscribe sa ating channel. So paano nga ba ito gagawin? So punta tayo dito sa ating computer. And so login lang tayo dito mga kaibigan sa ating YouTube channel sa youtube.com. At kung kayo ay naka mobile device, pwede rin yung gawin ito. Punta lang kayo sa inyong browser and then mag-request lang kayo ng desktop site at pwede nyo lang sundan itong tutorial. So dito na tayo YouTube, punta lang tayo dito sa ating icon, yung ating logo, ang ating channel, and then punta tayo dito sa YouTube Studio. Then dito sa YouTube Studio, punta lang tayo dito sa baba, sa may gilid, itong customization. Click lang natin itong customization. And then lalabas na yung channel customization. Punta lang tayo dito sa branding. Ayan, dito sa branding, makikita natin dito sa baba yung video watermark. So sabi dito, the watermark will appear on your videos in the right-hand corner of the video player. So dito siya lalabas. And then, an image that's 150 by 150 pixels is recommended. And use PNG, GIF, BMP, or JPEG file that's 1 MB or less. So itong size na 150 by 150 ay sa aking experience, kahit hindi naman ganito yung size, basta square siya, and pwede siyang gamitin. And so, i-click lang natin itong upload para ma-upload na natin yung ating video watermark or subscribe button watermark. So click upload. Ayan, so nandito na yung ating subscribe button. Itong subscribe button na ito mga kaibigan, dinownload ko lang sa Google. Pero kung gusto nyong ma-customize, kung gusto nyong gumawa ng sarili nyong design ng subscribe button, pwede rin yung gawin. Basta sundin lang ninyo yung tamang size ng file ng image na yan. So pwede nyong gawin yan sa mga editor like PixelLab or Canva or sa Photoshop. So pwede kayong gumawa ng ganyang subscribe button, pero in my case, nag-download lang ako dito sa Google. So kung nakikita nyo, ang size niya is 15.9 KB or kilobyte, so mas mababa siya sa 1 MB. So pwede siya. So i-click lang natin ito and then open. And then dito pwede mong i-resize. So sa size na to, hindi na natin i-resize. Click lang natin yung done. Ayan. So pag-click nyo ng done mga kaibigan, huwag muna kayong mag-exit kasi may gagawin pa kayo dito. Dito sa display time, so magse-select kayo kung saan siya mag-appear. So dito sa una, naka-select by default is end of video. So kapag ito yung sinelect nyo, itong watermark ay lalabas lang siya pag tapos na yung video nyo or patapos na yung video nyo. And then yung pangalawa, custom start time. And pwede kayong mag-select ng ilang seconds or ilang minutes bago siya mag-appear. And then yung pangatlo ay yung entire video. So, kadalasan ito yung sineselect nila, yung entire video. Para from the start hanggang matapos yung inyong video, nandyan lang yung subscribe button na yan. At pwedeng i-click ng ating mga viewers para sila ay makapag-subscribe. Kung nakaselect na kayo ng display time, so ang last na gagawin lang ay click publish. So pag-click ng publish, ayun lalabas, changes, publish, then go to channel. So pag-click natin ng ating channel, nandyan na yung subscribe button sa ating video. So mag-play tayo ng video dito. Ayan, so nandyan na siya mga kaibigan. So another opportunity para sa ating mga viewers na makapag-subscribe sa ating channel. At yun na nga mga kaibigan, so sana may natutunan kayo sa video na to kung paano gumawa ng subscribe button watermark. And kung nagustuhan nyo ang video na to, i-click nyo lang yung like. And then huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa iyong panonood at see you sa ating next video. Bye!